topic natin. Natakot ka ba sa nakapamong mga kulani sa iba't ibang parte ng iyong katawan? Ang topic natin ngayon ay ituturo ko sa inyo bakit nagkakakulani sa bawat parte ng katawan. Ano muna yung sintomas na nakikita? Siyempre, masakit at namamaga yung kulani nyo. Gano'ng kalaki ba to? Minsan, singliit ng munggo, pero minsan, mas malaki na. Sinlaki na ng green peas. At number two, meron siyang sintomas na kasama. Katulad ng sipon na tumutulo, masakit ang lalamunan, parang may tonsillitis, inuubo, may mga rashes, may impeksyon na nangyayari, lalo na doon sa inyong balat, maaaring may sugat, o kaya meron namang mga tigawat, acne, o pigsa. Tapos may kasamang paglalagnat. So depende kung saan nyo nakapayong kulani, doon mas malapit yung infeksyon. At kapag palaki na ng palaki ang inyong kulani in 2 to 4 weeks, tapos may nana na, kailangan pumunta na tayo sa doktor. Ano muna ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng kulani ang isang tao? Ang kulani, imba kanya ng white blood cell para pumatay ng mga bacteria or virus. Ang tawag nga natin dyan, military checkpoint. Siya yung unang tagasala ng mga impeksyon na pupunta sa katawan natin. Siya yung unang lalaban. Ano ang dahilan o pinakapangunahing dahilan ba't nagkakaroon ng kulani? Pag meron kang viral infection, halimbawa, tigdas, HIV, sipon, bulutong, pwede din bacteria. Example ng mga bacteria, tuberculosis, o kaya naman yung mga streptococcus infection, yun yung nagkakaroon ka ng masakit na lalamunan, o kaya mga tonsillitis. Tapos, may mga iba ding dahilan, maaaring sa immune system mo, kaya nagkakaroon ng mga rheumatoid arthritis o kaya naman ng lupus. Ang ayaw natin kung ang dahilan ng pagkakaroon mo ng kulani ay dahil sa cancer. So lahat yan ituturo natin. Kapag may nakapakang kulani, pupunta ka sa doktor. Ano yung mga test na maaari niyang hingin sa'yo? Pwede ka niyang ipa-CBC, pwede ka rin niyang ipa-chest x-ray, depende kung saan niya iniisip ang dahilan o kung saan nagsimula yung iyong kulani. Pwede rin mag CT scan, MRI, PET scan. So, yan lang yung mga usual na hinihingi ng doktor. Pagkatapos kang tanungin at i-examine ng iyong doktor. Kapag meron kang kulani, paano ba ang gagawin or ano yung gamutan? Pag infection ang dahilan, antibiotics yung ibibigay sa'yo. Tapos pwede, kung masakit naman yung kulani mo, pwede kang bigyan ng paracetamol or ibuprofen o yung mga gamot na pantanggal ng kirot. At pwede mong i-warm compress, kuha ka lang ng bimpo, isaw-saw mo sa mainit-init na tubig at ilalagay mo dun sa masakit na kulani. So yan ang gamutan. Pagdating sa mga bata, syempre worried tayo, kakapakapain natin lagi yung mga anak natin. Kapag bata, ang pangunahing dahilan ba't sila nagkakaroon ng kulani sa leeg ay baka meron silang infeksyon sa baga. Kaya may sipon, may ubo, maaaring may pulmonya, o kaya din sa lalamunan, nagtotonsillitis na sila, or may streptococcal infection, or virus, sipon, o yung trangkaso. So titignan nyo kung ano yung mga kasamang sintomas nung pamamaga ng inyong kulani. At yan ang kailangan nyong isabi sa inyong doktor. Yan. So, pag infection, antibiotics, pag makirot, pain reliever, at lalagyan nyo ng warm compress. Ang kulani nga natin, sabi ko, imba kanya ng white blood cell. Siya yung checkpoint, military checkpoint. So, hindi nyo napansin, sa iba't ibang parte, minsan nagkapa kayo dito sa likod ng tenga, doon sa may leeg. Kilikili, pati sa singit, pwede yan. So, pwede kayong kumapa at makakapa ng mga kulani sa buong katawan ninyo. Military checkpoint natin yan, sabi ko nga. Halimbawa ito, so maganda rin naman, nag-check tayo sa ating sarili. Occipital, sa ulo, ibig sabihin, pag sa ulo, baka naman meron dyang ringworm.
kuto, balakubak, yung mga psoriasis. O kaya naman, pag merong kang tigdas, so makakakapa ka ng kulani dyan. Pag naman dito sa, ito, sa harapan na ng inyong tenga, pwede kayong kumapa. Yung iba dito nakakapa sa ilalim ng inyong baba. Pero kadalasan nandito sa leeg, harap, likod ng leeg, tsaka dito sa collarbone natin. May buto tayo dyan. Maganda kinakapa din at ine-examine natin yan. So, ang daming lugar na pwede kayong makakapa ng inyong mga kulani. So, pag dito sa leeg nyo na kapa ang inyong kulani, di ba natatakot kayo? Baka naman merong bronchitis o yung infection dun sa ating lungs. Maaring may sipon. Dahil malapit yan sa tenga, baka meron tayong mga otitis externa, otitis media, o yung infection sa tenga. Pag meron tayong mga ringworm o infection dun sa ating anit, any sugat, kasama na dyan yung pimples, o kaya yung mga sugat-sugat, pwedeng magkaroon ng kulani. At pag masakit ang lalamunan natin, tonsillitis, streptococcus infection, at kasama na rin dito yung mga infection sa ating ipin. So, sinusitis, pwede rin sa sinus. So, yung mga ENT problems natin, pwede yan. So, pigsa, kasama yan. Basta problema sa balat, so doon ka magkakakulani, doon sa malapit na, kung nasan yung sugat, doon sa pinakamalapit na kulani. Pagdating sa kilikili, pwedeng may trangkaso, may sipon ka. Actually, yung mga nagtatae, nagsusuka, pwede mong makapaan ng kulani din yan sa kilikili. Basta may infection. Ayaw natin yung mga cancer na malapit dun sa breast. Leeg. Pag leeg naman, may sipon. Ganun din yung galing sa lungs, bronchitis, sore eyes, infection sa tenga. Tapos yung mga infection doon sa salivary gland. So, ano yan, sa ENT nyo dadalhin. Ayaw natin yung mga cancer at autoimmune. So, kapag po merong weight loss, fever, yung namayat, matagalang lagnat, pero hindi nyo alam saan nanggagaling. Ang tawag ho doon, fever of unknown origin, FUO, mabilis mapagod, laging nagpapawis sa gabi. Ito ho, mas seryoso hong kondisyon yan. Kailangan pumunta na ho tayo sa ating doktor kasi meron tayong mga tinatawag na lymphoma. Yan, naglalagnat lagi. Matagalang paglalagnat ho yan. Ha. Tapos napapansin nyo, bakit parang may mga umuumbok dun sa kanyang mga katawan? Tapos, yun na nga, namamayat, walang gana kumain, hindi makahinga, nanghihina. Ang ayaw ho natin, dalawang cancer, yung lymphoma tsaka yung leukemia. Pareho ho yung kanilang nararamdaman. So, basta po, 2 to 4 weeks na palaki ng palaki, yung ating kulani o kaya merong nana, baka kailangan na tayong pumunta sa ating doktor. Tsaka yung itong dalawang mga nararamdaman na huli, kailangan ASAP pupunta ho tayo. So sana, hindi na kayo matataranta pag biglang may nakapa kayong kulani. Isipin mabuti at pumunta sa doktor. Salamat po.